Ang isa sa pinakamagandang pangyayari sa buong buhay ko ay noong sabay-sabay kami ng dalawang best friends ko na magkaroon ng trabaho sa Hong Kong. Sabay kami nag-travel doon at naghanap din kami ng apartment para sa aming tatlo. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam kapag kasama ko sa iisang bahay at lalong-lalo na sa trabaho ang mga kaibigan ko mula nung pagkabata. Sila nga pala sina Emma at si Nena Lynn. Kami ni Emma ay parehong first time pa lang doon pero si Nena Lynn ay nakarating na pala doon before bilang tourist. Sa katunayan, siya ang nakatagpo sa isang trabaho roon at niyaya lamang niya kami. Kaya naman nang magkaroon na ng pagkakataon, inayos namin agad ang mga requirements para makapunta roon at hindi na talaga namin pinalagpas ang magandang oportunidad. Sa loob ng 6 na taon, wala kaming ibang alam na puntahan doon kundi ang work lang namin. Kapag naman mamamasyal, palagi lang kaming nakasunod kay Nena Lynn dahil siya lang naman talaga kasi yung nakakaalam sa mga pasikot-sikot doon. Hanggang sa dumating ang araw na medyo nakabisado ko na rin ang ilang mga lugar doon at alam ko na rin ang pasikot-sikot doon. Minsan kapag may pagkakataon, sumusubok din akong gumalang mag-isa upang mag-explore naman ako ng solo sa iba't ibang lugar na hindi pa namin napupuntahan upang mas lalo ding lumawak ang kaalaman ko sa mga lugar doon. Hanggang isang araw nga, nakatagpo ako ng matandang babae sa gilid ng daan. Namangha ako nang makita ko ito kung paano siya gumawa ng kwintas, bracelet, hikaw, sing-sing at iba't ibang alahas mula sa sarili nitong materyales. Karamihan nga sa mga gawa nito ay ginto at silver pa. Mayroon din doon na parang mga ancient yung datingan. Dahil naawa ako sa matanda, naisipan kong magpagawa na rin ng kwintas sa kanya. Tinanong ko pa nga kung magkano. 533 Hong Kong dollars daw ang halaga. Dahil may extra naman ako nung panahong yun, ay hindi na ako nagdalawang isip na magpagawa. Pinili ko pa nga yung kulay gold. Ayon pa sa matanda, isa raw ito sa mga ipinagmamalaki niyang Hong Kong made products na siya mismo ang may gawa. Sayang nga lang at dito lang siya sa lansangan nagnenegosyo ng ganito. Nagtataka pa nga ako kung bakit walang kumukuha sa kanya ng mga malalaking kumpanya sa Hong Kong gayong napaka-talented niya at ang bilis talaga niyang gumawa ng ganito. Mukhang mamahalin din ang itsura ng bawat alahas na kanyang nililikha. Hindi naman din sa sobrang pagkamangha pero masasabi kong kaya nitong pantayan ang mga mamahaling alahas na kadalasang makikita at ibinebenta sa mga mall. After a few hours, binalikan ko siya. Nakangiti pa nga niyang ibinalita sa akin na tapos na raw yung kwintas na ipinagawa ko. Namangha rin ako sa resulta. Hugis perlas iyon na may malaking diamond sa gitna. Siya pa ang nagsuot sa akin noon. Bumagay pa sa damit ko ang kwintas at dahil sa tuwa ko, nagbayad na lang ako ng 100 Hong Kong dollars para sa ginawa niyang yun. Alam niyo ba kung ano ang sumunod na nangyari mula noon? Magmula nang isuot ko ang kwintas, sunod-sunod na kamalasan ang dumating sa buhay ko. Napansin ko na rin na palagi ako nagkakasakit. Naapektuhan na rin ang sarili kong trabaho at halos maging tahanan ko na nga ang ospital. Mga barkada ko nga doon ay hindi na rin nila alam ang gagawin. Napapaiyak na lamang sila sa kalagayan ko. Hanggang sa mapagtanto ko na sa tuwing isinusuot ko ang kwintas, doon ako nagkakasakit. Pero sa tuwing hinuhubad ko ay bigla rin akong gumagaling. Isang araw, naisipan kong itago na ito at huwag nang isuot pa kailanman. Nagulat na lamang ako dahil biglang bumuti ang pakiramdam ko. As in, hindi na ako dinapuan ng kung ano-anong sakit. Nanumbalik na rin ang sigla ko para makapagtrabaho. Doon ko rin napagtanto na tila may kinalaman ang kwintas na iyon sa lahat ng hindi magandang nangyari sa akin. Kaya magmula noon, itinapon ko na ang kwintas. Mas lalo pa ako naging healthy nang mawala ito sa landas ko.
doon tuloy ako napapaisip. Anong klaseng kapangyarihan o sekreto ang meron sa matandang iyon na nakita ko sa lansangan na siyang gumawa ng kwintas ko? Isang resort dito sa Hong Kong ang pinag-istayhan ko noong magbakasyon ako rito ng ilang araw bilang isang turista. More on natural made attraction sa makikita rito gaya ng mga halaman, puno at may batisan pa nga sa paligid. May dagat din sa bandang likuran ng resort kung saan pwedeng mamangka ang mga tao. May mga yate rin doon kung saan pwedeng mag-date ang mga couple. Pero hindi na ako gumastos pa sa ganoong mga bagay dahil single lang naman ako. Inenjoy ko lang mag-isa ang sarili ko roon. Sa loob ng 6 na araw ng pananatili ko sa resort, wala akong ibang ginawa kundi ang maglibot-libot lang doon. Tumambay sa mga tree houses, magpahangin sa tabi ng batis at kumain ng seafoods na meron sa restaurant na malapit doon. Masasabi ko ang almost perfect ang lugar na ito, lalong-lalo na sa mga katulad kong mahilig sa peaceful at yung green and clean places. Pero alam nyo ba na sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko talaga naisip na meron palang nakakatakot ding maaaring bumalot sa mga ganitong klaseng lugar. Iyon ay ang rebulto ng isang babae sa mismong resort na kung tawagin ay Xu Ying Monument. Iyon daw ang pangalan ng babaeng original owner ng resort. Sa kabila ng mapayapang ambience at aesthetic na paligid, meron pala itong masaklap at malagim na nakaraan. Isa raw si Xu Ying sa pinakamayamang tao dito sa lugar na ito noon. Nagpatayo ito ng sariling resort at dito din daw sila tumira ng napangasawa nito. Subalit makalipas ang 3 taon ng pagsasama nila, iniwan na rin siya ng lalaki nang malamang baog siya at hindi siya magkakaanak. Dahil doon ay masyadong na-depress si Xu Ying. Ang mas masaklap pa, ulila na rin siya sa sariling magulang. Maagang namaya pa ang mga magulang nito kaya mag-isa na lamang talaga siya sa buhay. Nang iwan pa siya ng lalaki, lalo pa itong naging mag-isa. Kaya naman ang gabing iyon, kinitil daw nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbigti sa isa sa mga puno roon. Nang kunin nga nila ang katawan nito, may iniwan pa nga daw itong note sa bulsa. Ayon doon, hiling niya na kapag natagpuan nila ang bangkay nito, huwag raw nila itong ililibing. Ang gusto niyang mangyari, sementuhan daw nila ang katawan nito at gawing ribulto bilang simbolo ng resort na iyon. Dahil naging mabait naman si Xu Ying sa mga empleyado nito at mga naiwang kakilala, sinunod nila ang huling hiling nito. Sinementuhan nga daw nila ang katawan at iyon nga ang ginawang ribulto sa resort. Kaya naman hanggang ngayon, hindi na bago rito ang pagmumulto ni Xu Ying sa pamamagitan ng ribultong iyon. Marami na nga ding mga turista at bakasyonista ang nakaranas nito. Ang iba, sinasabi na tuwing titingin daw sila ng matagal sa ribulto ay parang tumitigas din daw ang kanilang katawan. Andun din ang pakiramdam nila na parang magkakasakit sila at tila may humihipo rin daw sa kanilang mga leeg. Ang iba naman, sinasabi na tuwing napapadaan sa harap ng ribulto, pakiramdam nila ay sinusundan daw sila ng mga mata nito. Ang iba, sinasabing nakaririnig daw sila ng boses ng babaeng kumakanta at minsan naman ay umiiyak dahil sa labis na sakit malapit mismo sa ribulto. Pero sa tuwing lalapitan nila ito ay bigla itong mawawala pero magpapakawala naman ng malakas na hangin. Pero ako, wala sa mga yan ang naranasan ko. Ibang iba, lalong-lalo na nung huling araw ko sa resort. Bigla na lang kasi ako nalimpungatan. Pagkagising ko ay nanginginig ako sa sobrang lamig at nang lingunin ko ang bukas na bintana ng kwarto ko, nagulat talaga ako
dahil ang ribulto ni Xu Ying ay nakaharap mismo sa akin at tila nakatingin. Sadya kasi iyong nakatalikod kapag sa loob ng bahay ko titignan, pero ngayon parang umikot ito, nakaharap na ngayon sa akin at tila pinagmamasdan pa ang aking pagtulog. Sa sobrang takot ko ay nagtalukbong ako ng kumot at nagdasal ng paulit-ulit. Madaling araw lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na alisin ang kumot sa buong katawan ko. Nang muli kong lingunin ang bintana, nakita kong nagbalik na sa dating pwesto ang ribulto. Nakatalikod na itong muli. Buti na lamang, iyon na ang huling araw ko sa resort na yon. Nang umaga rin yon ay nag-check out na rin ako. Tapos na ang bakasyon ko sa Hong Kong. Pero dala-dala ang pahabol na pinakamalagim na karanasan sa buong buhay ko. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors, gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.